Hi mga besh, mga bay! Ako na si Jam and welcome to James Vlog. Before we proceed to our video, make sure to like, subscribe, and tap the bell icon to get notified on my next vlog. Hi guys! So for today's video, akong bisita ho ng isa sa historical site dali sa Butuan. And that is Banza Church Ruins located at Banza, Butuan City. Actually guys, dili na ako first time mo ato dito. But in this video, ako mong itour para makita ninyo kung unsa kanindot ang lugar o unsa ka-historical ang Banza Church Ruins. Ready na akong magamit. Na akong monopod, charger, bag, and t-shirt. So, let's go! Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka, sing dami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit pala. So guys, nanatadali at here it is, historical Banza Church Ruins. But before I give you some trivia and information, let's have a quick tour muna. So let's go! The Philippines. Nandito ng lahat, saan pa pupunta? Malalim ang dagat at mababaw ang ligaya. Halatang halatang Pilipino ka, abot langit ang iyong ngiti. Lahi ng masasaya. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? The next day. So guys, muna siya kinitibukan sa lugar nga nadiri. Kabalo mo guys, ang kaninga simbahan is gitukod ni siya sa mga recollect missionaries way back 1500s o gikonsecrate ni siya ni Father Valerio de Ledesma way back September 8, 1597. Og i-declare ni siya as a holy church during that time. So karon, ato pa explore kung unsa kanindot o unsa ka historical ang Banza Church Ruin. Tara, let's go. So guys, if you're wondering kung asa na simbahan karon, way back in the year 1752, isa ang Butuan sa Christian communities dito sa Visayas and Mindanao na nagsuffer sa massive destruction sa mga Moro pirates. During that time, isunog sa Moro pirates ang kininga simbahan. Due to weak foundation sa maong church o sa mga bahagi nila by dili sa atong syudad, nalubog sa ilalong sa yuta ang kininga simbahan. And imagine guys, kininga simbahan that accommodate 1,500 parishioners. Yes! Amazing, di ba? So in comparison, ang kaninga simbahan is pareha kada ko sa St. Joseph Cathedral nga nasa atong syudad karon. Itong liwanag sa mukha mo na babakas, itong sinag sa puso mo lumalabas. San ka man magpunta lahat nakaabang, kaya smile ka lang, smile ka lang. Taas mo ba? Iyong dala, di nangingite, di nangingite mo ako. Ikaw ang sunshine ko, di nangingite, di nangingite mo ako. Ikaw ang sunshine ko, hindi nakakasawa ang ngiti mo, nakakahawa, di na
simento or structure sulod sa Balete Tree. Actually guys, muna siya ang tinuon nga bell tower sa maong simbahan. Kung salibutan natin yung Balete Tree. Pag nakita niya gayon ang bell tower tapad sa Balete Tree, it's just a replica na nagsilbi nga landmark sa maong church ruin. Sa una guys, may mga Japanese explorers kanyanhi o isulot aling passage sa maong Balete Tree o na-discover nila ang kinatibukan sa maong simbahan na inat sa ilalom aling Balete Tree. Niya, nagsugod ng project sa Emitri sa parang Porok Nilo, Barangay Banza, sa city tourism area na mahimo na nila, panindutong nila, muan nilang dahil para kung naay mga ikan sa lagyo ng mga dayuhan na ikapakita ang city government na minigot na kalanaon din sa Butuan. Buhat ni sa city tourism, maproteksyonan ang kanang simbahan ng kalaan sa unang panahon na mayroong simbahan din sa Butuan simbahan nga. O mayroong din simbahan sa Katoliko. Tiksina nila kinakan ka na ang kwan gamay na lang mapanman ang ibutangan karon o daik kwan karon na mapitiksina nga diligid makuha maabot sa tubig kanang makita na itong kubintong hulga sa babaw kana siya, nahimo na siya pagkakapitan ni Romeo ng Pinisala sa 1989 kana siya nga nahimo kanang CR mao na siya silbi nay mga bisita ng mga dagkong gikan sa Lagyo na mga lain ng panahon kaya masulod ang mga bisita na doon na po dyan sa CR. Hi guys, kung mapansin nyo guys no, daghang tao sa akong likod, mga estudyante na siya guys na nagalaag diri kada hapon sa church ruin. Tungod kay ganahan sila magtambay dili kay tungod sa kanindot sa lugar, sa ka peaceful, sa kahangin ug sa ka historic gid sa kaning church ruin. Pares na ko karon ni ko dire kitungod kay para sa educational tour lang. Pero nagabisita gid ko dire lately nga moanhi dire maglaag, magtambay. Kanindot kay dire sa church ruin guys, kung makita ninyo di ba? Actually guys, ang church ruin karon is under contract construction gid siya. Sa makita niyo sa akong likod, diba na yung nagtrabaho ng backhoe. Sa church ruin is open sa mga turista nga gusto mo suruy diri sa. Ang kining historical site is ginabisita na siya sa nagkalain-laing mga turista nga gikan pa sa nagkalain-laing lugar. Actually, ang kaning Banza Church Ruin is already featured by Mr. Aga Mulak and Gretchen Ho sa ilang travel vlog. So, ang kaning lugar is isa sa sikat na historical site na makita diri sa Mindanao. So, ikaw, saan sa pamagkamuan, hey? Dali na! Tumato siya, guys! I hope you learned something about this historical Banza Church Ruins. If you want to visit here, this historical site is located at Ilo Banza, Butuan City. I hope you guys enjoyed this video. I'm Jensen and see you on my next vlog. Motto siya guys, I hope you learned something about this historical Banza Church Ruins. If you want to visit here, this historical site is located at Leo Banza Butuan City. I hope you guys enjoyed this video. I'm Jensen and welcome.